Assalamu alaikum, I'm Nani and welcome back to my YouTube channel. So for today, magkakaroon po tayo ng question and answer. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please do subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the bell button for more notification of our new videos. So yun na nga po guys, few weeks ago or last week ba yun, I asked my friends if ano ba yung magandang gawin, and they told me na mag-introduce muna sa inyo guys. Yun na nga po, mag-introduce po tayo sa inyo, and they gave me some questions and mga gusto nilang malaman regarding akin. So yes, I actually I have taken notes on some questions na tinanong nila sa atin, and hopefully I am masagot natin siya ng maayos. So number one, so ano daw po ang skincare routine natin? Skincare routine. Okay, sa ating face po, sa wala po akong sabon na specific. I just use Safeguard. And then after wash, then wala nang mga cream. Yes. Minsan gumagamit ako, pero most of the time hindi po, kasi ayoko pong sanayin si face ng tag dito ng mga harsh na chemicals. So yes, pero kapag meron po akong na-feel na parang masakit, kasi parang magkaka-pimple po ako, isa lang po ang gamit ko dyan. Ito po siya. Yes. So ito po ang ginagamit ko kapag magkakaroon na ako ng pimple. Yes. Or na may nakita na akong pimple na isa, dalawa. Nilalagyan ko po siya all over my face para fair, and means yun na nga, parang once a month, kasi in a month parang makaisa lang din tayo magka-pimple, kasi di ba kapag nag yung hormones natin mga babae. So yes, ito po ginagamit ko, hinahaluan ko siya ng apple cider, and it is very effective. Mafe-feel niyo po yung pag-pulsate ng face niyo. Yes. So, ito lang po ang gamit ko. And, regarding sa ano, hindi na po ako nagsiskin toner. Hindi po ako naglalagay ng cream at night or in the morning. Wala po. So, yun. Feeling, as long as malinis. As long as wala akong ma-feel na parang oil or something. Hindi ko na po siya pinapakilaman. I don't do anything. So, yes. Yun po. So, ano po ang secret for young-looking skin? Young-looking? Parang hindi naman. Matanda na eh. I'm already 30. 30. Mag 31 na actually. Ano? Ang literal na lang natin, no? Young-looking. Hindi naman siya young-looking, but I prefer to be jolly. Opo. Kung makikita po ninyo ako kahit saan, para akong nakasimangot always, but that's not my character. Yeah. Mas gusto ko yung happy na moments. Ayoko ng dull moments, ayoko ng ano. Pero sa mga close friends ko lang din naman, not all the time, hindi sa lahat ng kahit sa anong lugar, ganyan-ganyan, no. I'm a serious type, but when it comes to handling problems, I make sure na hindi ko siya dinidibdib or whatsoever. I prefer to be happy. I prefer to be more jolly on sa mga tao na nakakaharap ko. So, yun. Okay. Ano po ang gamit niyo pang makeup? So, yes, I already have a vlog on ano yung mga gamit ko, but
Yes, ipapakita ko na lang sa inyo din later yung mga gamit nating makeup. Okay. So ano po ang usual na ano po ang usual na almusal ni hubby niyo po, and ano yung favorite food niyang ipaluto sa inyo? Okay, almusal. Okay. To be gatas, coffee, cereals, yun lang sa amin. Kasi madali siyang i-prepare. But sa afternoon naman, doon sa office niya, sa office ko, ako kumakain. So kapag gabi talaga, doon na ako nakakapagluto. Doon na ako nakakapag-prepare ng decenteng pagkain. Yes. So usually yung pinapagluto niya sa akin, mahilig kasi siya sa gulay, pero hindi ako mahilig sa gulay. So usually, nagpapaluto siya ng mga seafoods, ng chicken curry, adobo, and yung ano, yung butter, garlic buttered shrimps. So yun po yung favorite niyang ipaluto sa akin. So ano po ang pinaka-bonding niyo ni hubby niyo? Pinaka-bonding? Okay, ang pinaka-bonding po namin dalawa actually is we don't stay outside always. Kapag may mga importante lang talagang lakad sa labas, doon kami kumakain or whatsoever. But most of the time, mas gusto namin magstay sa loob ng bahay. And dito kami nagkukulitan kasama yung bata, kasama si Muhammad, kasama yung baby namin. Dito po talaga kami nagkukulitan, tawanan lang, kalokohan, nagpa-prankan po kami. Yes. But, yun po. Mostly, dito lang talaga sa bahay. Nagluluto. Tapos, nag-experiment ako lagi ng food ng niluluto. Tapos, pinapakain na lang sa kanila. Yun talaga yung ultimate bonding namin. Hindi kami ma-adventure, hindi kami ma-travel, hindi kami ma... Yun. Talagang sa bahay lang. We prefer to stay at home. We prefer to eat food at home. We prefer to do everything at home. Ay, yun na nga lang. Minsan, mas nasa labas kami kasi dahil sa trabaho. So, yes, paano po magalit si hubby mo and ikaw? And, paano kayo nagkakabatik? Diba? Oh, yes. Paano nga ba kami magalit? Siya, pag nagagalit siya, hindi yan nagsasalita. As in, damag-dama mo na lang sa, ano, na parang, uy, galit yata to. Parang may kinagagalit siya or whatever. Hindi yan nagsasabi na, ay, ganito, ganyan. Hindi. As in, hindi siya masalita, actually. Hindi siya masalita. So, ako naman, ganun din. Hindi rin ako masalita. Like, sasabihin ko lang, ikaw mako na ganito, ganyan, yun lang. After that, hindi na ako nagsasalita. Sa mind na lang ako nagsasalita. Kasi, ayoko makapagsalita or makapagbitiyo ng salita na hindi niya kakagusto. Hindi naman sa hindi niya kakagusto. But, yung tipong hindi niya makakalimutan till the end. Ayoko nang ganun kasi yun ang actually ang nagsistart ng conflict sa kahit sino mang tao. Yung parang may sinabi siya sa iyo, yan, nilalagay ko sa shoes ko yung situation niya. Na kapag, what if sabihan niya din ako ng ganito, tapos hindi ko nagustuhan. So, ano yung mararamdaman ko, di ba? So, ganun din yung iniisip ko. So, siguro kung nakakapatay yung mga salita sa isip, patay na siya. Joke! Hindi, kasi ano, sa isip ko, parang, grabe, ang dami kong sinasabi sa isip ko na gusto kong sabihin sa kanya. Pero hindi na lang, kasi I'm sure masasaktan siya. So, sa isip ko na lang sinasabi, and then afterwards, nakakalimutan ko naman, nag-astagfar ako, ya Allah, alam mo yung intention ko, so sana yung mga naisip ko, hindi yun ang mangyari, kasi, yun na nga, iba yung, hindi naman yung intention eh, due to, ano yun, dahil galit ka, yun yung nasasabi mo, but actually, it was not your intention, nasaktan siya, or pagsabihan talaga siya ng masama, di ba?
So, paano nga ba kami nagkakabate? Sa aming dalawa. Siya, hindi talaga yan siya ma-approach na makikipagbate. Pero ako, hindi rin naman din ako yung tipong pupunta sa kanya na, sorry, mako, or ganyan-ganyan. Ano lang, makakalimutin kasi ako. So, ngayon, galit ako. Mamaya, ay, halika na nga, kumain na tayo. Kakalimutan ko na, galit pala ako sa'yo din. Pag kumakain namin, or may meaning na ako, ay, ano ba yan, galit pala ako sa'yo. Mga ganyan, natatandaan mo. So, yun, tawanan na lang, nakakalimutan na yung problema. But, kapag meron namang ibang tao, so, kailangan mo maging civil, kailangan mo maging makatao, char lang. So, walang away-away pag may tao. Kasi kapag may tao, tapos galit ka sa kanya, wala kang choice, kailangan mo siyang pansinin. And likewise, kailangan din niya ang pansinin. So, yan. The next is, may trabaho po ba kayo, both? Government employees po. So, siya, assigned siya sa Matunggaw area, and ako dito lang po sa Baniki. And, baka may magtanong regarding sa mga vlogs ko, paano ko pa ba nagagawa. So, as you can see guys, most of the time, I do my vlogs at night or early in the morning. Kasi nga, kailangan natin mag-report and hindi tayo makagawa ng daytime vlogs kasi during sa office, kasi nasa office po. So, nakakagawa po talaga ako ng mga vlogs gabi na. So, yun po, pagpasensya nyo na kapag yung lightings natin is pangit kasi gabi talaga usually ako gumagamit ng anong. And, kita po akong before na post nyo na scars nyo. Meron po ba kayong depression or nagka-depression po ba kayo? Iko-continue ko na lang din itong ano ang nagtulak sa'yo para mag-vlog. Okay? So, ganito po kasi yan, guys. Dito po ako mag... Sige, sasagutin ko po yan. Yes, I went to a depression before. Clinical depression. Hindi naman siya totally, hindi siya magandang pakinggan. But actually guys, kaya po ako nagba-vlog. Kasi actually my main purpose po is to advocate on depression. Yes. To advocate on depression na huwag sana natin i-judge yung lahat ng tao. Kahit sino makasalamuhan natin, huwag na natin silang i-judge. If may naiisip kayong or may napapansin kayo na ganito, intindihin niyo na lang kasi baka may pinagdadaanan yung tao na baka let's twist our mind into something na parang kailangan all the time makatulong tayo sa ibang tao. So let's not judge others dahil lang sa kung ano yung nakita ng mata natin. So, before judging, let us know the situation they are going through. Let us know muna kung ano yung mga pinagdadaanan nila kaya sila ganon. Kasi baka hindi natin alam. We are worsening their situation. So, I am vlogging this, guys, kasi gusto kong magkaroon ng... first is, gusto kong, yun na nga, mag-advocate ng regarding sa... depression. Second, I want to record all my yung mga nangyayari sa amin ng family ko. Ayaw kong umiyak. Yeah, yung bonding namin ng anak ko. Yes. Also, third is, gusto kong makita ng anak ko. Gusto kong magkaroon ng time ng sa anak ko and record it and someday makita niya, ma-watch niya, mapanood niya. Another is, hindi ko gusto pagdaanan ng anak ko kung ano man yung napagdaanan o pinagdadaanan ko ngayon. Yes. Another reason also is that
gusto kong ano, gusto kong i-sanayin yung sarili ko na if may marinig akong bad feedback or good feedback, is ma-normalize sa akin. Kasi, and the most nga is, gusto kong makapag-advocate na regarding sa ano, kung may maitulong man ako regarding sa mga depressions and anxieties and all mental problems, gusto kong makatulong kahit papano. Kahit sa mga advices lang, kahit sa yung mga paano sila i-handle, mga ganyan. So, yes, sana, ito na lang siguro yung parawagan ko. Sana hindi nyo na kami i-judge. And, sana, makatulong kami sa iba. And, yes, if you want to ask something regarding depression, you can comment below. And, I will religiously and spiritually answer your questions regarding depression. Yes. And, yun na nga po, guys. So, yun na nga siguro. Thank you for listening, guys. And again, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And, don't forget to click the bell button for more notification of our new videos. So, thank you. Bye-bye.